Oras na naman para mag-drawing kasama si Pintado! Uy! Nagbabasa sa Pintado ah. Okay lang, okay lang. Hindi, ano binabasa mo? Okay ah. Mag-drawing naman si Pintado mula sa letter G. Okay. Subukan yung gayahin ha. Hulaan natin pagkatapos. Handa na ba lapis nyo? Handa na ba lapis mo? Sabayan natin ha. Simulan na natin! Game! Okay, una. Gumuhit ng malaking number 9 sa gilid ng letter G si Pintado. Tapos, pangalawa, gumuhit naman ng oblong sa mga buntot ng G at number 9 si Pintado. Ano kaya ito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na malaking oblong naman ang ginuhit niya sa ibabaw ng bahagi ng number 9. Gumuhit naman si Pintado ng pa-cross na linya sa pangalawang malaking oblong na ginuhit natin kanina. Gumuhit din siya ng nakahigang letter S sa itaas na bahagi ng number 9. Nakahigang letter S sa itaas na bahagi ng number 9. Ahas? Gumuhit naman si Pintado ng dalawang bilog sa magkabilang dulo ng letter S. Yoyo? Oh, nahulaan niyo na ba? Nahulaan ko na dinodrawing ni Pintado eh. Tignan niyo mabuti ha. Ah, Pintado! Pakidagdagan mo na rin ng detalye. Parang may pakpak ah. Tapos, syempre lumilipad, may pakpak. Yan, nilalagyan na niya ng detalye. Kayo din, kayo nang bahala kung anong detalye ang gusto niyong ilagay. Parang kumikinang-kinang yung dinodrawing. Pintado ah. Oh, burahin na natin. Bura. Tapos ka na, Pintado? Tapos na kayo? Palakpakan si Pintado! Mula sa letter G, nakapag-drawing si Pintado ng isang fairy. Ang galing ni Pintado. Taga-encantadia ba yan? Huwag pipikit, art a minute. Mabibilis na kamay, masdan ang gagawin. Sa loob ng isang minuto, may kayang likhain. Art a minute. Sa kahon at makukuloy na papel, nakagawa ako ng pusa.